Nagsisimula ang pelikula sa White House kung saan nagbibigay ng talumpati ang pangulo, habang ang mga nangyayari sa ibang eksena ay nagpapakita ng isang kakilakilabot na kaguluhan sa lahat ng dako sa buong bansa. Pinag-uusapan ng pangulo kung gaano sila naging matagumpay sa paghawak sa sitwasyon kahit iba ang ipinapakita sa eksena. Sa kanyang silid sa hotel, nakaupo sa kanyang kama, pinapanood ni Lee ang presidente na nagbibigay ng kanyang talumpati. Gamit ang kanyang kamera sa pamamagitan ng kanyang French window, napansin niyang may sumabog ngunit hindi siya nag-react dito dahil naging karaniwan na ito sa kanilang lugar. Kinaumagahan, si Lee, na isang veteranong photographer ng digmaan, ay nagtungo sa lungsod kasama ang kanyang kasamahan na si Joel. Dumating ang dalawa sa isang riot na nagaganap sa gitna ng New York City, kung saan ang mga tao ay sumisigaw sa mga opisyal na kailangan nila ng tubig habang ang mga pulis ay desperado na sinusubukang pigilan ang mga tao. Nasaksihan ni Lee ang isa pang photographer na tinamaan ng isa sa mga batuta ng pulis. Mabilis na kumilos, si Lee ay nagmamadaling lumapit sa babae, hinihila siya palabas sa riot, at tinanong siya kung ayos lang siya. Sa sandaling nasa gilid na ang babae, agad niyang nakilala si Lee at nagsimulang tumingin sa kanya nang may paghanga. Sa pag-asang matulungan pa, hinubad ni Lee ang kanyang jacket at ibinigay ito sa nasaktan na batang babae. Biglang, narinig ni Lee na may sumisigaw tungkol sa banta ng bomba at mabilis na tinulak ang babae sa lupa, na tinatakpan ang kanilang mga ulo. Pagkalipas ng isang segundo, isang bomba ang pumutok at ang lugar ay nilamon ng apoy, ang pagsabog ay naging sanhi ng pagkawala ng pandinig sa mga nakaligtas. Sa sandaling matapos ang pagsabog, bumangon si Lee na parang walang nangyari at nagsimulang kumuha ng litrato ng mga patay na tao sa lupa. Ang batang photographer ay natitisid at huminto saglit upang tingnan si Lee, na tila hindi nababahala. Kinuha ng batang babae ang kanyang kamera, kinuna ng litrato si Lee. Nang gabing iyon, nakipagkita si Lee at Joel sa kanilang mentor na si Sammy sa silid pahingaan ng kanilang hotel. Pagkatapos talakayin ang mga kasalukuyang usapin, tinanong ni Sammy si Lee at Joel kung ano ang kanilang susunod na plano, at ipinaliwanag ni Lee na sila ay pupunta sa DC. Sinabi niya sa kanya na plano nilang interbyuhin at kunan ng larawan ang presidente. Si Sammy ay nagsabi sa kanila na mapanganib ang kanilang plano at binabalaan sila na sila ay mamatay kapag gagawin nila iyon. Sinusubukan ng matandang lalaki na kausapin sila sa kanilang mga plano, ngunit naninindigan sila sa kanilang desisyon. Nang malaman niyang hindi na magbabago ang isip nila, pinasakay sila ni Sammy para ma-cover niya ang kwento sa front lines. Dahil sa pagod, sinabi ni Lee sa mga lalaki na wala siyang problemang pasakayin si Sammy at tumayo siya para pumunta sa kanyang silid. Habang dumadaan sa reception, hinarang ni Jesse si Lee, ang batang reporter na iniligtas niya kanina. Nang magpasalamat si Jesse kay Lee, binigyan ng payo ng pagod na photographer ang babae at umakyat sa hagdan. Sa sandaling makarating siya sa kanyang silid, naligo si Lee at hindi mapigilan ang mga alaala ng lahat ng nakakatakot na bagay na nakita niya sa buong taon na bumabaha sa kanyang utak. Kinaumagahan, bumaba si Lee para hanapin sina Sammy at Jesse sa loob ng kanilang sasakyan at hinarap si Joel. Ang dalawa ay nagtalo tungkol sa pagpayag sa batang babae na sumama sa kanila, at pinamamahalaan ni Joel na kumbunsihin si Lee sa kondisyon na ihahatid nila si Jesse bago sila makarating sa DC. Pagkatapos magmaneho ng ilang milya, dumating ang grupo sa isang highway kung saan matatagpuan ang ilang mga inabandonang sasakyan. Pagdaan sa mga sasakyan, nakarating sila sa isang hangganan kung saan hinihiling sa kanila na ipakita ang kanilang ID. Kapag nabigyan sila ng access, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa isang gasolinahan kung saan naghihintay ang tatlong lalaking may hawak na baril. Pagkatapos makipag-ayos para makakuha ng gas sa mga lalaki, sinundan ni Lee si Jesse kung saan siya nagtungo sa likod ng gasolinahan, kung saan dalawang lalaki ang nakabitin sa kanilang mga kamay, na labis na pinahirapan. Kinilabutan si Jesse sa kanyang nakikita at hindi siya nakapagsalita. Sa pag-asang mailigtas ang dalaga mula sa pagtatanong ng mga lalaki, hiniling siya ni Lee na pumuwesto sa pagitan ng mga nakabitin na lalaki upang kunan sila ng litrato. Pagkaalis ng grupo ni Lee, nadismaya si Jesse sa kanyang sarili dahil sa takot at galit na hindi man lang niya naisip na kunan ng litrato ang mga lalaki. Bagamat siya ay nakikiramay, binalaan ni Lee si Jesse na makakakita pa sila ng mas masahol pang mga bagay mamaya. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, sa wakas ay nakarating na ang grupo sa Washington at ang lungsod ay parang isang war zone.
Biglang hiniling ni Lee kay Joel na ihinto ang sasakyan at isama si Jesse sa paglalakad para makapag-picture sila. Nang gabing iyon, nagpahinga ang grupo sa kalsada na may 508 milya ang layo mula sa DC at nagsimulang marinig ang malalakas na ingay ng mga putok ng baril na nagmumula sa malayo. Habang nag-uusap si Nali at Sammy sa labas, binibigyan ni Joel si Jesse ng masiglang usapan tungkol sa susunod na araw, na nagbigay ng magiliw na kamay sa kanya. Nang sumunod na araw, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa isang nakakatakot na labanan sa pagitan ng mga rebelde at mga sundalo ng gobyerno. Ang walang takot na si Lee ay kumukuha ng mga mapanganib na larawan habang si Jesse ay nagpupumilit na ayusin ang sarili. Sa panahon ng putukan, ang isa sa mga manlalaban ay binaril at napatay, na nagbigay kay Jesse na makakuha ng maayos na larawan. Ang labanan ay nagpapatuloy habang ang mga rebelde ay nagtagumpay na mahuli ang mga sundalo at pinatay sila. Pagkatapos ng isang nakakatakot na araw, ang grupo ay tumungo sa isang stadium kung saan daan-daan ang mga refugee ang nanirahan. Pagkatapos kumuha ng pagkain, dinala ito ni Lee kay Jesse at nagsimulang mag-usap ang dalawa tungkol sa karera ni Lee. Habang nag-uusap sila, sinimulan ni Jesse na tingnan ang mga larawang kinunan niya kanina, at pinuri siya ni Lee dito. Nang sumunod na araw, lumabas ang grupo sa kampo at sinimulan ang kanilang paglalakbay, dumating sila sa isang maliit na bayan kung saan dito nangyayari ang digmaang sibil sa buong Amerika. Pagkatapos ng ilang oras sa isang lokal na tindahan kung saan kinukumbinsi ni Jesse si Lee na bumili ng magandang damit, at nagpatuloy ang grupo. Sa kanilang pagmamaneho, bigla silang pinagbabaril at mabilis na nagtago, mabilis na bumaba ng sasakyan at nananatiling nakatago. Nakipag-usap si Joel sa dalawang sundalong militar na nagsabi sa kanya tungkol sa sniper na nakaposisyon sa malaking mansyon, ngunit sa wakas ay nagawa nilang patayin ang sniper. Nang magsimula silang muli sa kanilang paglalakbay, minamaneho ni Lee ang sasakyan upang makapagpahinga si Joel. Biglang napansin ni Lee ang isang kotse na sumusunod sa kanila nang napakabilis at agad na inalertuhan ang iba pa sa kotse. Habang sinusubukang kontrolin ang kanilang takot, nalaman nila na ang dalawang lalaki sa kabilang kotse ay mga journalist mula sa Hong Kong na nagngangalang Tony at Bohai. Nagpasya si Tony na lumipat ng sasakyan habang nagmamaneho pa rin si Lee, at nagpasya si Jesse na gawin din ito. Si Bohai ay nagmaneho kasama si Jesse sa kanyang kotse, at ang grupo ay nag-aalala kapag hindi na nila makita ang isa pang sasakyan. Nang sa wakas ay nakita nila ang sasakyan, nakita nilang walang laman ito, nakaparada sa gilid ng kalsada. Pagbaba ng sasakyan, hinanap nila sina Jesse at Bohai, nakita silang nahuli ng mga lalaking nakasuot ng militar. Napansin din ng grupo na ang mga miyembro ng milisya ay naglilibing ng mga sibilyan sa isang mass grave, at sigurado silang ginagawa ito ng militar dahil ayaw nila na may saksi. Nang ipaalam sa kanila ni Lee na kailangan nilang bumaba para kausapin ang mga lalaki, mariing sumalungat si Sammy sa plano ni Lee, na sinasabi sa kanila na papatayin sila ng mga marahas na lalaki. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sina Lee, Joel, at Tony ay pumunta sa mga lalaki, umaasang magkakaayos sila. Ang pinuno ng militia ay tumangging makinig sa katwiran at pinatay muna si Bohai, pagkatapos ay si Tony dahil sa hindi pagiging Amerikano. Nang babarilin na ng pinuno si Joel, pinaandar ni Sammy ang kanilang sasakyan nang wala sa oras at binangga ito sa mga sundalo, dahilan para mahulog si Jesse sa mass grave. Mabilis na kinaladkad siya palabas ng butas, sumugod sila sa kotse at pinaalis habang binabaril sila ng nakaligtas na sundalo. Nagsama sina Joel at Jesse sa likurang upuan, si Jesse ay nagsusuka dahil sa nakita niya kanina. Matapos matiyak na nakalayo na sila, sinabi sa kanila ni Sammy na hindi na niya kayang magmaneho, at nalaman nilang natamaan siya ng bala. Sa sandaling napagtanto nila kung ano ang nangyari, mabilis na binuhat nina Joel at Lee si Sammy sa likurang upuan at sinimulang patakbuhin ang kotse patungo sa isang malapit na base militar kung saan maaaring humingi ng tulong si Sammy. Ang grupo ay nagmaneho sa isang sunog sa kagubatan at nasiyahan si Sammy sa kanyang mga huling sandali habang pinapanood niya ang mga gintong apoy. Nang sa wakas ay dumating na sila sa base militar, pumanaw na si Sammy at ang iba pa sa grupo ay nahihirapang mag-adjust sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Natigilan si Joel habang nagdadala ng kabaong ang mga opisyal ng militar para ilibing si Sammy, habang si Lee ay nakaupo sa isang tabi habang tinitingnan ang mga larawang kuha niya. Nang sa wakas ay bumalik siya upang muling samahan si Joel, nakita niya itong nakatayo kasama ang dalawa pang reporter na tila napakagulo.
Nang tanungin ni Lee si Joel kung bakit siya galit na galit, ipinaliwanag niya na karamihan sa mga loyalist ay sumuko at ang Washington ay naiwang ganap na walang pagtatanggol maliban sa iilan, kabilang ang Secret Service. Habang ang kanyang mga mata ay lumuluha, sinabi ni Joel kay Lee na huli na sila para i-cover ang kaganapan, at namatay si Sammy at ang iba pa nilang mga kaibigan para lang sa wala. Kahit na nalulungkot siya tungkol sa balita, nagpa siya si Lee na tingnan si Jesse at nakita itong nakaupo mag-isa sa tabi ng lawa. Umupo sa tabi ng batang babae, tinanong siya ni Lee kung kumusta siya at hindi na siya nagulat nang marinig niya na nahihirapan si Jesse na makayanin ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Nagsimulang pag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kaibigan na nawala sa kanila at ipinaliwanag ni Lee na namatay si Sammy sa isang medyo mabuting paraan, dahil ang buhay ni Sammy ay natapos nang may paninindigan dahil hindi siya huminto sa kanyang trabaho kahit na sa kanyang mga matatandang taon. Matapos umupo ng tahimik sa loob ng ilang saglit, inamin ni Jesse na hindi pa siya natakot sa ganitong paraan at ipinagtapat na hindi na rin siya nakaramdam ng higit na buhay. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Joel sa ingay ng mga helicopter na dumarating at pinapanood ang militar na dahan-dahan na umaalis upang tumungo sa Washington. Pagdating niya sa sasakyan, nakita niya si Lee na nililinis ang dugo ni Sammy mula sa likod ng upuan ng kotse nila. Tahimik ang tingin ng dalawa na nagsasabing alam na nila ang kanilang pupuntahan. Nang gabing iyon, ang grupo ay nagtungo sa labas kasama ang mga tauhan ng militar at dumating sa Washington, na ngayon ay isang ganap na lugar ng digmaan. Habang nagpapatuloy ang labanan, kumikilos na ang photographer na si Jesse, na nakakalimutan ang tungkol sa panganib at itinutulak ang sarili sa front line para makakuha siya ng mas magandang larawan. Samantala, si Lee ay tila mas tumama sa kanya ang pagkamatay ni Sammy kaysa sa inaasahan niya at naging dahilan upang siya ay matakot sa lahat. Habang nagpupumilit si Lee na kumilos, ginagamit ni Jesse ang bawat pagkakataon para kumuha ng maraming mahahalagang larawan hangga't maaari. Matapos ang isang mahaba at nakakatakot na pagtakbo sa buong lungsod, sa wakas ay dumating sa White House ang grupo ng militar na kasama ni Lee, Joel, at Jesse. Habang nagtatakip sila, pinasabog ng militar ang pader na nakapalibot sa White House, pinatay ang natitirang mga panatiko na nagpoprotekta sa lugar. Habang tinutulungan si Lee na kumalma, tinanong ni Joel ang kanilang karibal na journalist duo kung alam nilang nasa loob ang presidente. Ipinaliwanag ng mga mamamahayag na kinumpirma ng mga sumukong general na nagtatago ang pangulo sa White House at agad siyang papatayin. Biglang tumakbo palabas ng White House ang mga sasakyan ng lihim na ahente sa pag-asang makatakas, ngunit agad silang pinapatay ng mga naghihintay na puwersa at ang sinumang nakaligtas ay mabilis na pinapatay. Habang ang iba ay pumunta upang tingnan ang mga kotse para sa mga palatandaan ng presidente, sinabi ni Lee kay Joel na sigurado siyang nasa loob ang pangulo, at ang grupo ay mabilis na pumasok sa loob. Habang sinusundan ang militar, nakarinig sila ng mga boses na nagmumula sa isa sa mga silid at nakahanap sila ng isang babae na nagpahayag na siya ang pinuno ng Secret Service. Sinabi niya sa grupo ng militar na nakatutok ng baril sa kanya, na gusto niyang makipag-ayos para sa ligtas na daanan para sa pangulo dahil gusto nitong sumuko. Hindi gustong makipag-ayos, binaril ng mga sundalo ang ahente, at nagpatuloy sa loob upang hanapin ang presidente. Kaagad, nagsimulang marinig ang mga putok ng baril habang ang natitirang proteksyon ng pangulo ay nagtatangkang lumaban sa grupo ng mga sundalo. Tila na kontrol na ni Lee ang kanyang takot at bumalik sa dati niyang matapang na sarili, sinusundan ng mga sundalo ng may kumpiyansa at kumukuha ng mga hindi malilimutan na larawan. Habang nagpapatuloy sila, pumasok si Jesse sa labanan upang kumuha ng litrato, at nang makita ito ni Lee, itinulak siya sa isang tabi upang iligtas ang kanyang buhay ngunit sa halip ay binaril siya. Walang emosyon, bumangon si Jesse at tumungo sa Oval Office, sandali niyang tiningnan ang patay na katawan ni Lee. Nang tuluyan na silang pumasok sa Oval Office, nasaksihan nilang kinaladkad ng mga sundalo ang presidente mula sa likod ng kanyang mesa. Nang malapit na nilang patayin siya, sumigaw si Joel na huminto sila at humiling sa pangulo na bigyan siya ng isang salita. Dahil sa takot sa mangyayari, nakiusap ang pangulo kay Joel na huwag siyang papatayin. Nasiyahan sa kanyang narinig, si Joel ay bumangon para matapos na ang kanilang misyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Jesse at kinukunan ang mga huling sandali kapag pinatay ang pangulo. Sa sandaling makuha niya ang larawan, ngumiti si Jesse at patuloy na kumukuha ng bawat sandali. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.